Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdamal, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa desyerto ng buhay. Ikaw naway aming lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po dapat tayo masiraan ng loob dahil sa Pilisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya'y isang kilabot ng mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leyon at sa mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan kanawa ng Panginoon." Pagtapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa. Isinlid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad din papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang sandata. Nang makita niyang si David ay musmus, inamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David isinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga't rito't nang mapakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon. Ang makapangyarihang Diyos ng Israel
na inyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay, at makikita ng lahat na narito na nakakapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ilulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy sa paglalait si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinarador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ang ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanan hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagkakatiwalaan, nilulupig niya ang sakong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpat tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at niligtas mo si David, mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagaling niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong mga kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Isang mahalagang kaisipan ang iniiwan sa atin ng Ebanghelyo. Ang kaisipan na walang dapat maging hadlang para ipagpaliban ang paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa. Sapagkat sa paggawa ng mabuti, there should be no excuses. Walang dapat maging hadlang. Sabi ko nga, ito yung diwa na ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Sapagkat batay sa Ebanghelyo, ang paggawa ng mabuti ang pangunahing layunin ng batas. At ginawa ang batas para paglingkuran ng tao at bukod sa paglingkuran ng tao ay para iangat ang dangal ng tao. Sa Ebanghelyo, ipinaalaala ni Jesus na ang layunin noong batas sa araw ng pamamahinga ay ang magligtas ng buhay. Sapagkat sa sitwasyon ng ating Ebanghelyo, maliwanag dito na mayroong existing na batas noon na tuwing araw ng Sabat o araw ng pamamahinga ay walang anumang dapat gawin. At sabi pa nga ng ilan, not even a lift of a finger ay hindi ka pwedeng gumawa sapagkat ito'y naayon sa batas, doon sa legal na pagtupad sa batas. Kaya nga, nakakalungkot na sa Ebanghelyo ay binantayan ng ating Panginoong Jesus kung pagagalingin ba niya o hindi yung tao, yung lalaking patay ang isang kamay. At binabantayan si Jesus upang tingnan kung pagagalingin sapagkat ang kanilang intensyon ay para lamang may maiparatang sila sa ating Panginoong Jesus. Pero ang nangyari, sa kabila ng umiiral na batas, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus ay pinagaling ang taong may sakit. Hindi dahil sa nilabag ni Jesus ang batas. Siyempre, maliwanag sa kanya ito. There is that existing law. Anong nangyari sa ginawa ni Jesus? Ang ginawa ng ating Panginoon ay lumampas siya sa kung ano yung hinihingi ng batas. Sapagkat ang inisip niya ay yung kabutihan ng taong may karamdaman. Ang inisip niya ay yung gumaling yung taong may karamdaman. Kaya ito yung naging katotohanan sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Kabutihan ang kanyang hinangad para dun sa taong may karamdaman kahit na ba ito ay araw ng pamamahinga. Hindi katulad ng mga taong nakabantay sa kanya, yung mga taong nakaabang sa kung anong kanyang ikikilos, na ang hinahangad sa ating Panginoon ay kapahamakan. Kapahamakan ng Panginoon ang hangad ng mga taong iyon. Pero, ang nais ng ating Panginoon, kabutihan ng tao ang dapat mauna bago ang batas. Kaya mga kapatid, sa ganitong diwa, ang paalaala sa atin, kabutihan ng ating kapwa ang dapat natin laging hangarin. Ano man ang sitwasyon, ano man ang pagkakataon, dapat ang hangad ng ating puso ay kabutihan ng ating kapwa. Sabi ko nga kanina, no excuses. Sapagkat hindi makatao, ano po, hindi makatao, at lalo't higit ay hindi makakristyano ang hanapan natin o hangarin natin nang ikapapahamak ang ating kapwa. Huwag nating hahangarin iyon. Sa halip, maghangad tayo ng mga bagay na ikabubuti palagi ng ating kapwa. Dahil dito, muling ipinapalala sa atin sa diwa ng ating Ebanghelyo, walang dapat maging hadlang para ipagpaliba natin ang paggawa ng mga bagay na mabuti sa ating kapwa. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod na aming ginagawa sa paghahain ng mga alay ngayong si San Antonio'y aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlagan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesukristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kagitasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ng lakas loob. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian,
Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Peace.
sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa napi. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanalig o makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio ng noong sa lakas ng kadiliman, siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrol, China, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana. Mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting
oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din po ang inyong pagbisita sa pambansang Dambana para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyang foreigners. Doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Martes, 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagaganap ng gagawad ng langis ay sa ganap na 9 na umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at
tipaya. Kanyang pagaling at haba, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang karya.